ano, meron kita pa rin naman yung mga konting imperfections. Hi guys, I'm Say and welcome to my channel. So, kung napanood niyo na yung aking video, nakaka-upload ko lang, may kita niyo na same lang yung shirt na suot ko. So, meaning, and obviously, same day ko siya finilm. Kasi it's my plan kasi nga pag-weekend lang ako nakakapag-film dahil sobrang busy ko sa weekdays. Ayun lang. So, for today's video, gagawa ako ng first impression sa isang product. And yung product na yon is Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation Plus Concealer. Ayan. So, sobrang curious ako dito kasi napakarami ang gumagawa ng reviews nito. Sobrang daming gumagamit nito. Ang natatry ko pa lang sa Milani is yung blush, eyeshadow, yun pa lang. So, this time, itatry ko tong foundation. So, ano nga ba yung kiniklaim dito? Nakalagay dito sa kanyang packaging na it is Conceal Plus Perfect or 2-in-1 Foundation Plus Concealer. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ba'y foundation na and concealer na? Pwede mo na rin siyang gamitin pang concealer? Or this is foundation and concealer itself dahil hindi mo na kailangang mag-add pa ng concealer product dahil napakaganda na ng coverage nito. So, yun ang ating aalamin sa video na to. Kung gusto nyong malaman kung anong nangyari sa aking face after kung i-apply itong product na to, guys, please, i-like nyo muna itong video na to. And mag-subscribe na kayo sa aking channel. And, of course, just keep on watching. Dito sa right side, gagamit ako ng brush. And dito sa left side, gagamit ako ng sponge. Okay, so unahin muna natin yan dito sa right side, which is brush yung gagamitin para makita natin yung difference between brush and yung sponge na applicator. Grabe, sobrang yellow niya. So, syempre, dahil nga brush, medyo meron siyang lines. So, ito na yung first layer ng face ko na nilagyan ko ng foundation na Milani using brush. Hangingay nung nasa labas. Sabi dito, this is medium to full coverage. So, meaning, pwede mo pa siyang going full from medium. So far, ayun nga, medium nga siya kasi ayun, meron kita pa rin naman yung mga konting imperfections sa aking face. Well, siguro kasi dapat second layer siya. So, ayun nga. So, maglalagay na tayo sa aking left side ng face at ang gagamitin ko naman dito ay ang sponge. Nilagyan ko na itong under eye ko kasi diba nga, titingnan natin kung pwede na hindi mag-concealer. Yan, hanggang i-blend na natin using sponge dito sa kabilang side. Yan. So, ayan. Tapos ko na siyang i-blend. Left side using sponge and right side using brush. Well, in fairness, sa kanya, hindi siya nag-cake sa akin. Normally, ako kapag first use ko, nag-cake sa akin. Hindi pa kasundo ng balat ko. Kumbaga, hindi pa na-absorb ng aking face. For me, ang coverage niya ay medium kasi kita pa rin yung aking konting imperfection. Pero, konting-konti nga lang. Siguro kung ikaw ay wala namang dark under eye area, pwede ka nang hindi mag-concealer. Pero kung meron kang dark under eye area, kailangan mo pa rin ng concealer. Well, siguro, unless kung ito pa rin ang gagamitin mo, kailangan pa natin ng second layer. Well, itry na lang din natin ito bilang kanyang concealer. Ayan, lalagyan ko yung aking under eye area. Fairness sa kanya. Sa una kasi ang dami kong nalagay, kaya mukha siyang mahirap i-blend. Pero madali lang. Sobrang dali lang niya kasing i-blend. Pagka-blended mo siya, hindi ka nadadaan sa, ayan, magmumuumuo, kailangan mo pang i-blend ng maayos kasi namumuumuo. Siya hindi. Yung pag-blend mo is dire-diretso hanggang sa maging flawless na yung finish niya. Hindi na naman ako naglagay sa aking leeg. Ayan, alam niyo naman ako, hindi ako sanay maglagay sa aking leeg. Pero syempre, kung tayo ay lalabas, may pupuntahan tayong party, event, tapos tayo ay mag-full face makeup, of course, dapat nating lagyan yung leeg para pantay. Ayan, so feeling ko naman na blend ko na siya ng maayos. Ayan.
Oo, medyo malakit yung finish niya, pero baligtad yung salamin. Sobrang flawless ng finish niya. Kung may kita niyo yung face ko ngayon, kasi nga, diba, sabi ko dun sa first video ko na na-upload ko na sobrang dami kong yung tagihawat ko ngayon kasi nga next week ay Linggo na ng Dalaw. Ayan, pero ayun, may kita nyo naman ngayon sa face ko dahil sa foundation. Hindi na masyadong halata yung aking mga pimples. So ayun, diba kita nyo naman ang flawless ng aking mukha. Mukha lang, sad. Hindi totally matte yung finish niya. Siguro may pagka-dewy. Ay, parang healthy na glow. Hindi siya oily, pero healthy yung kanyang pagka-flawless. Kasi nga flawless siya eh. Kaya healthy na parang dewy. Tingnan nga natin kung may nakalagay dito kung matte pa siya. Wala nakalagay dito. Basta ang sabi, this is oil-free formula, long-wearing, and water-resistant. Oh, water-resistant and sweat-proof siya. Ayan. So, ayun guys. Para hindi naman sobrang plain ang aking face, aantayin ko lang mag-shit. Shit! 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 Aantayin ko lang siya mag-set and I will do the rest of my makeup, then I'll be back. Ayan, so natapos ko na rin ang aking makeup. Akala ko hindi ako aabot. Ang tagal kasi. Ayan, so hindi nga pala ako naglagay ng anything na powder, loose powder, breast powder. Hindi. And ayan, ang tagal ko siyang inayos kasi ang hirap maglagay ng false eyelashes, liquid eyeliner, and ang hirap mag-blend ng eyeshadow, guys. Pero hindi pa rin ako nag-oil. Yung foundation ko is parang ano pa din siya, semi-matte pa rin yung finish niya. Hindi naman kasi siya matte na matte eh, kasi meron siya nga pag-dewy effect. Pero hindi siya oily. Gulo ko, no? Ayan. Basta yan. So far, happy ako sa aking foundation. Kasi minsan kasi sa una, akala ko hindi ako nag-cakey eh. And then kapag nag-apply na ako eyeshadow, and contour, lipstick, pangkilay, and then pagtingin ko sa aking foundation, nag-cake na pala siya. Sa una lang pala hindi ko siya makita na nag-dry, pero after pag nag-set, cakey siya. Pero ito, nung nag-set na siya, ayun, kahit wala pa akong powder, hindi siya nag-cake. Ayun. Lalapit ako para makita nyo kung ano talaga itsura ng aking foundation. Ayun, yung aking pilik mata. Nagulat ako, ito yung aking falsies sa Daiso, yung galing sa Daiso. Nandun siya sa Daiso haul ko. Panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood. Kasi konti na lang talaga, aabot na siya sa aking kilay. Ayun. Oh. Diba? Konti na lang, aabot na siya sa aking kilay. Kung sa aking own opinion, ayun, itong Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation Plus Concealer, pwede ko na rin talaga itong gamitin without concealer. Kasi ayan, kita nyo naman, hindi ako nag-concealer. Ito lang talaga yung ginawa ko. Although, nagdagdag ako ng konting second layer para dito sa aking under eye area kasi nga medyo maitim. Pero kung hindi naman maitim ang inyong eye bags at kung hindi naman buhay na buhay ang inyong eye bags, pwede na kayong hindi mag-concealer. That's it for this video. Tinry ko lang itong aking Milani Conceal Plus Perfect. This is my first try, first impression. So kung meron pa kayong gustong ipatry sa akin na product, just let me know. Comment nyo lang sa baba or PM me. And guys, nga pala dun sa sinabi ko dun sa aking naunang video, gagawa ako ng Q&A video. So, sana mag-send kayo ng inyong mga questions. Pwede nyo i-PM sa akin. Kung nahiya kayo mag-PM, i-comment nyo na lang sa baba. Mababasa ko naman yon. And guys, before kayo umalis, please don't forget to like this video and subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And panoorin nyo yung aking mga previous videos. Marami na akong na-upload na videos, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, sana mapanood mo. Yan lang guys. Bye! See you on my next video.